sa leadership, ika test ako nito. Enlarge my territory. It is, sabi ko nito, it was not about having more. Listen to this. It was not about having more, but it was his motive for having more. It was not about having more, but it was his motive for having more. Ano ba yung reasons mo? Ano ba yung motivo mo with that to be blessed by God? Amen? Number two, let your hand be with me. Ano nga, ano ang kasunod ko? Let your hand be with me and keep me from evil. The thing here is this, mga kapatid, if you're going to fight against evil, if you're going to fight against any attitudes na meron tayo, pero kinakala mo na baguhin yung sarili mo, o kinakala mo maabot yung mga gusto mong abutin, by your own hands, mga kapatid, God will not grant your request. Point blank. Ang sabi ni Jabez, Lord, let thy hand be with me so that I will be kept from evil. Amen? Mga kapatid, hindi mo kayang iwasan ng evil. Bakit? Kasi yung evil nasa loob mo. Kasi yung evil nasa gilid mo. Kasi yung evil laging mo kasama. Are you with me? But iwasan mo naman, nasabi ito, unless the Lord's hands, yung protection ni Lord, yung provision ni Lord, laging nasa iyo. Amen po ba? No, we can have a discipleship program. Amen? You can say this is the right way how to be submissive. Pero kung hindi mo kasama si Lord, umattend ka man ng klase about submission, umattend ka man ng klase all about the blessing, 101 lesson, kapag wala sa si Lord, I'm telling you this. Mag-aral ka man at magbasa ka man ng maraming libro, how to have a good relationship with your wife, with your husband, with your boyfriend, with your pastor, but unless the Lord's hand is with you, mga kapatid, it's gonna be nothing. Absolutely nothing. Amen po ba? Kasi bakit? Kasi wala naman yung kamay sa iyo, Lord. Kalinong kamay meron ka, kamay ng boyfriend mo kasi. Kamay ng kasama mo, kamay ng pastor. Amen po ba? Ang sabi nito, Lord, but your hand be thine with me. Basta Lord, mawala ka na, mawala ng lahat ng iba, pero yung kamay mo, huwag mo kahaalisin sa akin. Bakit? Kasi pag inalis mo yung kamay mo sa akin, baka yung blessing na natanggap ko, maging curse. Lagi natin sinasabi po sa church. Mga kapatid, pag hindi mo kasama si Lord sa blessing mo, I'm telling you this, your blessing will turn into curse. Pinalaman ka ni Lord, pero hindi mo kasama si Lord, yung curse na yan, magbibigay sa inyo ng yung blessing na magbibigay siya ng depression. Amen ba? There was a celebrity now in the Philippines. If I'm not mistaken, I think nandito ilustre. She's one of the most popular. Ang kapatra niya ay si ano, yung bako? Benny. Sino? James. You know what? Inadmit niya. An undergoing depression. Why? Blessing. Curse. Why? Kasi hindi na prepare yung attitude na bless the Lord. Pinilitan mo, hindi ka naging handa. Kung binilis ka na wala na yung kami ni Lord, dati-dati, bago ka na nananahin, bago ka na pre-pray, umangat ang haling gabi, dahil mo pa ang Muslim, 6 times ka ang Muslim, lima lang. Yung nabigay na sa'yo ni Lord, 6 times pa rin naman. Career. Amen ba? Kaya yung blessing, sa halip na mag-blessing, naging curse. You know what? But not on the case of Jabez. On the case of Jabez, sabi, Lord, to be blessed mo ko, pero huwag mo ko iiwanan. Sabi nga na, Lord, if you're going to bless me, huwag mo ko iiwanan. Kung iiwanan mo ko, dali mo yung blessing. Bakit? Kasi it will ruin your blessing. Your blessing will ruin you. Amen? Pag muna na nalangin kayo ng blessing kay Lord, tandaan nito. Lord, kung ibigay mo ito, gusto ko kasama ka.
ba? Look at your desk mo ako. Gusto ko package. Ikaw, pero kung mahuhuli yung blessing, basta ikaw lang ang mahuhuli. Naging ilustre. After so many years, he was suffering from this from the moment that he had his time to start from. Kaya ako, malis ako eh. Hindi kaya nabuta ka na magkaroon ako ng depression. Illusion ang nadali ko. Okay? Okay, number two, enlargement territory is the number one, and number two is let your hand be done with him. Of course, Jabez would pray for God's hand to be with him. If you're going to pray for God to increase your territory and your influence, you better pray for his hand to be with you and his hands alone. Amen? Lord, ginumo ko ng car, tapos ibigyan ka ng car, sasama na akong ka. Diba? Dito, ito doon. Ngayon sana ako, alam ako, binigas ka ni Lord ng car. Ipag-drive mo yung pastor. Eh, di ba? Eh, di, I'm not asking for anything. But if you let go, you know my number. Amen? Your hands be with me when I'm down are the same hands I'd like when I'm victorious. Take note of this. God's hands which bless us are the same hands that will correct us. Amen ba? Kung yung hands ni Lord ang magbe-bless sa'yo, ang sabi nito, handa ka rin sana na yung hands ni Lord, handa ka rin makorek. Amen ba? Paano ka kinukuha ko minsan ng hands niya? Pinapalo ka. Amen ba? Kaya magdala sa atin, ang gusto natin, Lord, use your hands to bless me, but not to correct me. Not to follow me. Okay? Lord, I will follow you, but don't follow me. Amen ba? Mga kapatid, hindi po, the more you follow God, the more He will follow you. Can you follow that? Amen ba ba? The more you follow God, the more He will follow you. Huwag kang mag-iisip na nagpapalo ka pero hindi ka papapalo. Sino gagamitin nyo na pumalo sa'yo? Unfortunately, the man of the hour, your parents, your pastor. Amen ba? And then that's number two. Number three, and we're going to end up with this. That would keep me from evil, that it may not grieve me. Mga kapatid, I would like to end up with this. The number one depression that a man could ever have and suffer is simply because he is living in sin. It's not psychological thing. It is a spiritual thing. Kaya ka magkakaroon ng depression, kaya ka magkakaroon ng grief. You know what? Because when God, when you accepted the Lord, the Spirit of God lives in you, dwells in you, reigns in you. Every time you're sinning before God, you know what? There are two inner forces fighting each other inside your spirit, inside your heart, inside your feeling. Amen? Si Jabez ang sabi niya, Lord, samahan mo ako para sa puso ko, isa lang ang mag-ahari. Para sa puso ko, wala kang kahati. Amen ba? So that it may not grieve me. Do you know the number one factor who grieves people right now, especially sa mga Kristiyano, alam mo kung ano? Hindi mo lang nare-realize it is the sin that we are committing against God. It is the sin that we are committing against the people of God. It is the sin that we are committing against the family of God, the church of God. Every time you commit sin before God, you know what? If there's one person that grieves even first, that's the Spirit of God. The thing is, hindi mo nakikita yung epekto sa buhay mo na every time nagkakasala ka kay Lord. Sabi na namin, alam mo, umiiyak ang Panginoon. Ang sabi ni Jabez, Lord, kung iiyak ka rin lang dahil be-bless mo ako, kung iiyak ka rin lang dahil sa blessing mo sa akin, kung iiyak ka rin lang dahil sa pinainlarge mo ng territory ko, binless mo ako, sabi na, Lord, better get them away. Get rid of them. Amen ba? Mga kapatid,
Nilang po natin si Brother Joel o si Brian.